sa inyong lahat. Muli, Ronald Lim, OFW po ng Bansang Libanon. So, ngayon po mga idol, pag-uusapan po natin ngayon yung about sa nangyayari po, lalo-lalo po dito sa Bansang Libanon, no? Kung nasaan po tayo. Kasi, nakakalungkot mga nabalita na marami na po mga kababayan po natin ngayon dito sa Bansang Libanon ang nahawaan ng sakit na nakakahawa sa kasalukuyan. So ngayon po, mayroon na po akong may nag-message sa akin na nasa 15 na sila na natamaan sila ng nakakahawang sakit dito sa Bansang Libanon. Dahil nga yung mga amo nila, yun na nga, sila yung nagdadala ng sakit na nakakahawa doon sa ano. Hindi nila pinapayagan yung mga kadama nila na lumabas, tapos sila naman labas ng labas, sila yung nagdadala ng sakit. No? Tapos minsan sinisisi pa yung mga kababayan po natin. So ngayon, probably nasa 15 na yung nagkano sa akin. Di natin alam na kasi mayroon pag iba na di ko din alam. So ngayon nasa 15 yung mga kababayan natin na natamaan dito ng pandemya. Iba, di ko pa alam yung iba. Mami, marami pa dun sa 15 na yan. So ngayon po mga idol, no, i-share ko sa inyo yung tips, no, kung paano at ano bang natin gagawin kung talagang makaranas tayo ng mga sintomas na ng nakakahawang sakit na yan. Kasi unang-una mga idol, i-share ko sa inyo, isa din ako na nakaranas ng ganyan, no. So alhamdulillah ngayon okay na ako, no. Kasi share ko lang sa inyo kung paano nagsimula at ano yung ginawa ko at ano yung gagawin niyo yun sa inyo. I-share ko lang sa inyo, no. Unang-una mga idol, noong December 24 last year, talagang ano, masama na yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko, tapos sinisipon ako, tapos inuubo. Pero inuubo naman, hindi naman ano, madalas. Tapos yung lagnat ko is yung ang init ng katawan ko, may lagnat talaga. Tapos ngayon na yung ano na yan, pabalik-balik siya hanggang dumating ng December 31, no? Yung December 31, doon kasi ako nag New Year sa Beirut. Diyan sa Beirut ako nag New Year. So ngayon po mga idol, yung December 31, yung after pag may pasok kasi kami noon. So pag out ko ng trabaho, so dumiretso po ako ng Beirut. So pag diretso ko ng Beirut, no, pag masakit talaga ulo ko, masama talaga pakiramdam ko nung nakaraan pa noon, 24, no, yung iniinda ko lang yun, hinahayaan ko lang siya. So nung 31 na siya, parang hindi ko na talaga kaya talaga. Kasi nung pagbaba ko nga ng tasakyan, sumuka nga ako nun dahil hindi ko talaga kaya sakit ng ulo nun. Tapos pagdating ko nun sa bahay ng kaibigan ko, minum ako ng Panadol, tapos nag-umiga ako, nag-rest ako nun after nawala na yung sakit nun. So ayun na, tuloy niya yung parte, ganyan. Tapos yun, wala na. Tapos kinabukasan, ano pa nga kami, namashare pa nga kami nun eh. Tiniprik pa sumakay kami noon. Pero masama na talaga pakiramdam ko yung mga araw. Masama talaga, hindi ko, alam niyo ng kaibigan ko, hindi ko na talaga kaya yung sakit ng yung ulo ko. Tapos yung may lagnat, paulit-ulit, asipon, paulit-ulit, ganyan. So, hindi natin papahabain ng mga idol. So, ito na yun. Pagdating ng 1, January 3, January 4, mga ganun, nandito na ako, tapos January 5, ipasok na kami nun. Tapos, hindi ko natanda kung 3 or 4 or 5, ganun. Yung madaling araw yun, mga idol, kasi nagsabi na ako nun na sa trabaho ko, sabi ko, kung magkano yung PCR test, kasi alam ko talaga, iba na yung naramdaman ko. So ngayon, ang nangyari, sabi ng amo ko, ay yung manager ko is nasa 160 daw lira. So sabi ko, mahala. So wala yan. So yung ginabihan na, mga may lagnat ako kasi paulit-ulit yun eh. Kinabihan na mga alas 2 ng madaling araw pala, nagising ako na hindi ako makahinga. So hindi ako makahinga yung gabi na yun, yung madaling araw na yun. Tapos mag-isa lang ako dito sa bahay. Ngayon mga idol, ang ginawa ko kasi hindi ako makahinga, bumangon ako, tapos sumiyam ako ng tubig. Pag inom ko ng tubig, wala akong naramdaman na may umiinom ako ng tubig, pero wala akong nararamdaman na may dumadaloy dito sa may dito sa lalamunan ng pagang gate sa gitna.
ramdam ko. Pero hanggang dito, hindi ko maramdaman na may dumadaloy na tubig. Hindi ko alam ano nangyayari sa akin nung gabi yun. Siguro, yun na yung siguro yung sign ng sakit na yun. Ngayon mga idol, yun hindi na ako nag-start na hindi na ako makahinga. Tapos parang barado talaga yung ano ko, yung lalamunan ko na parang tuyo na tuyo talaga dito, tuyot na tuyot dito sa lalamunan ko. Sabi ko, yun siguro. Sabi ko, ito na yung sakit na to eh. So ngayon hindi na talaga ako makahinga. So ang ginawa ko si nagsimpre, isa lang ako dito. Yung ginawa ko yung gabi yun, nung madaling araw na yun, is pumunta ako sa kusina, nagpakulo ako ng tubig, no? Nagpakulo ako ng tubig, inagyan ko ng dalawang kutsarang asin, yung pinakulo ko dun, nagpakulo ako nun. Tapos ngayon mga idol, yun na, nagpakulo ako nun. Pag nagpakulo ako dun mga idol, ayun na, tulo na siya. Tapos nag-jacket ako ng makapal. Tapos linakay ko na yung ano ko yung pinakulo kong tubig doon sa kaserola na may asin. Tapos ngayon nagtalumbong ako ng ano ng gumot na makapal. Tapos yun ayun na inano ko yung ano inano ko talaga yung ano yung niramdam ko yung usok. Yeah, sininghot ko yung usok mukti sa ilong tapos sininghot ko din dito sa ano sa lalamunan ko. Ano galong-galong muna ako. Yung sininghot ko talaga hanggang nararamdaman ko na unti-unting pumapasok yung usok dito. Tapos yung time na yun, medyo nakahinga ako ng konti nun. Medyo naging okay yung ano ko, pakiramdam ko nun. Okay na. Tapos yun niya, yung mga idol. Tapos yun yung mga araw din, ganun din siya. Bumabalik din siya. Sakit ng ulo ko. Iba yung sakit ha, iba yung sakit ng nararamdaman ko. Hindi yung ordinary sakit na. Sakit ng ulo ko, tapos sakit ng ano lalamunan ko. Sipon, pabalik-balik, yung lagnat ko pabalik-balik. So ang ginawa ko mga idol, ang ginawa ko, Nagsoob ako parati. Hindi ko na magawa siya na dapat kasi gagawin mga idol is twice a day dapat gagawin mga idol umaga tapos gabi gawin mo. Kung pre ka, mas maganda yun. Tapos yun na, inaaraw-araw ko na siya. Tapos yung inaaraw-araw ko na yan, umiinom din ako ng vitamin C. Bumili ako ng vitamin C, ito po siya. Dapat yung plus zinc. Yan, yung po yung binito yung, ano, ito po yung vitamin C. Ayan po, vitamin C. Yan, vitamin C yan po. Plus zinc po yun. Ito yung iniinom ko. Tapos, ang ginagawa ko din, umiinom din ako ng luya. Umaga, pagkagising ko, yung naglaga ko ng luya, tapos, nilalagyan ko siya ng limon. Nalagyan ko siya ng honey. Ayan, honey. So, ang ginawa ko, pag naglaga ako ng luya, tapos, kakain muna ako nito, isang kutsarita, pagkagising ko ng umaga. Tapos, pag kumain ako ng isang kutsarita nito, honey, tapos maglalagyan ako ng luya. Yung luya, lalagyan ko ng isang kutsarita ng ganito. Tapos, stir ko. Tapos, inumin ko. Dapat, yung iinumin nyo mga idol, yung talagang kaya nyo yung init. Yun. Tapos, yun yung parating yung iinom. Uminom ako ng umaga. Tapos, sa trabaho ko, uminom din ako ng mainit na tubig. Yung parating mainit na tubig, iniinom ko. Tapos, sa gabi ulit, pagdating ko, nag-iinom ulit ako ng luya na linaga na may honey. Tapos baka ako matulog, ganun yung iniinom ko. Tapos, yun, yung vitamin C din yun. So, parati yung, yun nga. Tapos, nagsusuob ako. Yun yung ginagawa ko. Ginawa ko siya, mga idol, sunod-sunod yun, 5 days. 5 days yun niya, sinusunod na ginawa ko talaga. Suob, inom ng mainit na tubig, na may honey. Tapos, yung zinc, ito, inom ako yung vitamin. So, ito yung ginagawa ko parati. Yun. Tapos alhamdulillah after 5 days mga idol nawala na yung nararamdaman ko. Talagang alam ko talaga na sakit na talaga yun yung sakit na ano na nararamdaman ng buong mundo. Kasi iba yung nararamdaman ko kasi normal ako nakakasakit ako yung sakit sa ulo, trangkaso, hindi yun ang nararamdaman ko na nasakit. Tapos yung sakit ng ulo, iba yung sakit, hindi mo mawari yung sakit na sobrang sakit. Tapos yung ano, hindi na wala yung panlasa ko. Okay yung panlasa ko. Hindi na binabantayan ko. Pero dito talaga sa may lalamunan ko mga ito, as in barado talaga siya. Yung tayang talagang tuyot talaga. Wala akong, kahit dumunok ako ng laway, pag gumanan ako, wala akong nararamdaman na dito talaga ganyan. So ayun po mga idol, yun lang ginawa ko, nagsuob lang talaga ako. Tapos so, talagang mabisa siya yung mga idol kasi within 5 days talagang meron talaga siyang may result talaga. And then, take note lang mga idol, para at least, i-share ko rin sa inyo, para maiwasan din nyo yung ako kasi, nasunog yung dito ko banda.
nasunog, kain ka sa, sa suob. Kasi pag pag nagsuob ka o tuob o steam, kailangan talaga yung ano, ibubuka mo yung bibig mo. Kanya, pag ibinuka mo yung babig mo, kailangan papasok, ihinggupin mo yung usok papasok dito. Ta eh siyempre naka ano ganito ito yung steamer, di ba? Siyempre yung usok no, diretso yun sa mukha mo eh. So, kung hindi naman po pwede mo ididikit yung ilalapit mo ng konti yung ano mo, yung mukha mo dun sa steamer kasi pag hindi mo ilapit yun, yung usok sayang, lalabas lang yun eh. So, ang ginawa mo, kaya ang ginawa ko, inano ko talaga. So, para maiwasan natin mga idol na masunog yung madalito natin, nasunog yung dito ko eh. Para maiwasan natin yung mga idol, kailangan, ano, magtakpan mo na lang dito, or may panyo ka, takpan mo na lang dito, blindfold ka dito, takpan mo siya, tapos, saka ka mag-suob, ganun gawin mo. Tapos, pag nagsuob ka mga idol, pag nagsusuob ka na, during sa suob time mo, ang gawin mo mga idol, magdala ka ng ano, magdala ka ng towel or damit na pang singa. Kasi pag nandun ka na sa loob ng ano na yun, sa ano mo na nakakover ka lahat, may sipon yun nalabas eh. So para maano, pag kati kailangan, hindi ka makakahinggup nun eh, ang gagawin mo alternate. O na, yung bibig mo, ibubuka mo siya, pag binuka mo siya, hinggupin mo yung usok pa sa loob. Tapos sa susunod naman, okay na, dito ka na naman, sasarado mo yung bibig mo. Ngayon, dito na muna hinggupin mo sa inong mo. Gaganon mo siya, hinggupin. So ngayon, minsan, ngayon, kasi meron niyang, ano na, may sipon na yun. So ang gagawin mo mga idol, kailangan mo talagang magsinga muna. Singa, para mawala yung sipon. Tapos hinggupin mo na ulit. So yun po yung ano, yun ang gagawin nyo. Basta mag nakaramdam kayo ng sintomas. After 5 days talaga, believe it, talaga, wala talaga. Tapos kailangan i-cover nyo yung mata nyo. Mag-blindfold kayo dito. Para ano, para hindi masunog yung mata nyo, yung pilik mata nyo, yung kilay nyo, ganun yung gawin nyo. Kasi experience ko yun eh. Kaya ayun po nga mga idol, sinira ko po lang to sa inyo lahat kasi naranasan ko talaga. Lalo yung mga kababayan natin dito sa Bansang Libanon, mag-ingat po tayo kasi yung mga ano po natin, yung mga adam po natin, mga walang etos, di ba? Yung mahirap din. So, yun po. So, huwag nyo kalimutan talaga, bumili kayo ng vitamin. Yan. Vitamin C with plus a zinc na po to. So, ito siya, itong vitamins na to, hindi po ito kagaya ng sa Pilipinas na vitamins natin na talagang iniinom agad siya yung tablet or minsan drop yun or yung liquid iniinom agad. So, ito hindi po. Ang gagawin po dito, tablet siya, pero kailangan po muna ito tunawin. Bawa, yung baso, maglagay ka ng baso ng mga sibaw, ito yung baso mo, so maglagay siguro mga kalahati or mga, wag na, kalahati sa kalahati, mga ganun, 1/4, mga ganun. Lagi, para matunaw lang siya. So, tunawin mo muna siya, saka mo siya inumin, okay? So, yun po yung gagawin nyo, no, mga idol, inom kayo ng vitamins, inom kayo, kakain kayo ng mga prutas, mga orange juice, ngayon yung fresh juice, ganun. Tapos, pag umaga, pag gising nyo, kumain kayo nito ng isang kutsarita, yun ang ginagawa ko. Yan. Tapos, minum kayo ng luya na linaga, pinakuluan yung luya, ganun. So, sa luya naman, para hindi naman po kayo, ano, hindi po kayo malakas sa luya, no, para stupid din. Ang gagawin nyo mga idol is, pag nagkayat kayo ng luya, ano, is yung mga ganun kahiyo, ganun kahaba, or depende sa, ano, hindi naman ganun karamihan, yung good for 2 days, ganyan, or good for 2 laga. Kasi ang gawang ginawa ko, linaga, naglaga ako, tapos pinakuluan ko siya, 2 tasa. After nun, naubos ko na siya, excuse me, ano ko ulit, naubos ko siya, nilagay ko ulit ng tubig ulit, tapos pinakuluan ko ulit. So 2 bisip siya pinakuluan. Tapos yun, parang hindi siya masayang. So ganun gawin nyo. Tapos basta parati kayong iinom ng mainit na tubig, ganun yung gagawin nyo. Tapos kain kayo ng mga prutas, mga gulay, ganun, no? So ayun po mga idol, dito na po magtatapos ang aking share ko sa inyo, yung aking karanasan. At about sa pagsuob, ano mang gagawin natin, no? Talaga experience ko po ito mga idol. So sana po nakatulong po sa inyo. Ingat po tayo lahat dito mga idol kasi nasa 15 na po yung mga kababayan na alam ko na mayroon ng sakit na nakakahawa dito sa bansang Libanon. Hindi ko po alam pa yung iba ha kasi yung po yung pagkakalam ko nasa 15 na sila. So dami na, di ba? May namatay na rin tayong kababayan na about din sa sakit na yan. Kaya mag-ingat po tayo. Tayo lang po yung makakatulong sa sarili po natin, no? Marami pong salamat po sa inyo, no? Mga idol, kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pwede po kayo mag-subscribe. Kung hindi naman po, wala namang problema. Then, kung mayroon po ano, pwede po kayo mag-comment dito. So, yun po. Then, nasa sa inyo po yun, mga idol. Ito po, kung gusto niyo sa challenge sa channel ko,
Okay, kung hindi nyo naman gusto, wala namang problema, pwede po kayo lumipat sa ibang sa atin sa gusto nyo po. Ito po ay nag-share lang po ako ng aking experience. So muli, maraming pong salamat po sa inyo. Ingat po tayo lahat mga kapo ko FW dito sa bansang Lebanon. Lalo-lalo ngayong mga naranasan nating crisis dito, sobra-sobra na po. No? Maraming pong salamat. Ingat po kayo. God bless. Bye-bye.